Agilos! Pero iisa lang ang hinahangad ko ngayon, Rasmus. Ang malaman kung sino at nasaan ang anak kong hiniwalay mo sa akin. At pag nahanap ko na siya, magiging hari ka na ng mga uod na kakain sa bangkay mo. Paano naman niya makikilala yung anak niya sakaling magkaharap nga sila? May marka ang angkan ni Pagwis na marka ng mga mamumuno. Ano klaseng marka? Isang marka na kahawig ng tutok ng bundok. Ngunit wala ang paanda nito. Erwina! Nasaktan ba kayo? May pakpak pa. Pero paano? Bakit hindi namin alam? Ang hiyas. Nahulog ang hiyas na walang upas. Dahil sa pagnis na ito, maraming nawala sa atin. Nahulog sa abismong hiyas. Muntik na kayong mamatay na tatlo. Dahil lang sa pangitain na tanging si Agilus at Agwin ang nakakita. At ngayon, habang hindi tumitila ang ulan na ito, at hindi natin magagamit ang mga pakpak natin, hindi natin mararating ang tamang landas papuntang Avila. Ulagat, mag-uusap tayo. Ang galing-galing talaga. Alam kong kinabahan ka nung nahulog si Mulagat, Linang. Pero bakit mukhang nag-aalala ka pa rin? Dapat nga ipagmalaki mo siya. Ipinagmamalaki ko nga ang anak ko, Mulyak. Pero hindi ko naisip na kasabay pala ng pagmamalaki niyo ay mabubunyag ang sekreto kay tagal ko nang inilihim. Bakit hindi pinatamaan ni Pere na sila Dakila? Sa kadalat ang pagkakataon. Sa bagay, hindi tayo pwedeng sisihin na Rabeno. Gawa natin pinapagawa niya. Dinala natin sila Dakila sa dapat nilang patunguhan. Unyango, napansin mo ba yung inkantadong kasama nila? Bakit siya may pakpak na tulad ng Samulawit? Bitiwan mo ako! Sandali lang ha. Dito muna kayo, kukuha lang ako ng mga prutas pang himagas natin. Hoy, akala mo ba nakakatuwa yung ginawa mo kay Paloma? Ba't mo siya iniwang mag-isa? Di ba yun naman ang gusto mo? Di ba nagkakaiga na kay ni Paloma? Yan ang problema mo. Basta huwag mo lang gagatungan si Paloma, ha? Hoy, Mulagat! Tumilong ka muna dito, oh!
Baka magka-pulmonya ka niyan. Hindi nagkakasakit ang mga inkantado, Dakdak. Ay, oo nga. Ang galing-galing niya talaga mga inkantado. Hindi ko kasi alam na nakakalipad pala kayo. Oo nga, kala ko nagkapit na sa bilang kayo. Dahil kalahating inkantado lang ako, Gus. Eh, yung kalahati. Ulawi. Juan! Pagpaumanhin niyo, mahal na Ravenna. Hindi po napatay ni Pirena ang makbunit ako na. Huwag kang mag-alala, Abadan. Sadyahan mo. Ilang beses nang napatunayan ni Rasmus na hindi mapapatay si Nandakila sa pwersahan. Pwes, papatayin natin sila ng dahan-dahan. Pinakabilin-bilin sa akin ng ina kong diwata na huwag ipagsabi ang aking pagiging kalahating mulawin. Tulad din yung mga mulawin, pinagbabawal sa amin ang pagkakaroon ng relasyon sa hindi namin kuuring nilalang. Mulawin man, tao, o anuman nilalang. Pero ilang beses na natin napatunayan na hindi napapatawan ng batas ang dikta ng puso. Nakakalipad ka na ba bago tong pagkakataong to? Hindi gaano. Dahil hindi ako pwedeng lumipad sa loob ng Encantadia. Dahil baka makita ako't mapahamak ang aking ina. Sa pagpasyal-pasyal ko lang sa mundo, sa labas ng Encantadia ako nakakapagsanay ng aking paglipad. Nakakalipad lang ako kapag nagpapatihulog ako sa matataas na lugar. Hindi ako natuto ng tama. Ngunit, kakaiba mga pakpak mo. Nagagamit mo sila kahit nabasa. Dahil hindi sila nababasa. Dahil kalating inkantado ako, nababalutan ng hiwaga ang aking pakpak upang hindi sila mabasa. Kung ganun, maaari yung baka mailipad ulit sa abismo. Kahit isa siya lamang. Para magiging natin yung tamang landas. Ngunit, hindi niya kayang tayong itawid. Tayong lahat. Nakita ko sa paglipad niya na hindi pa siya sanay sa mahabang biyahe. O mabigat ang paglipad. Nakilala mo na ba ang ama mo? Hindi ko siya nakilala. Mahal na rin ang Boltra. Nahuli ko Vincent to. Mukhang natatago. Umiiwas sa trabaho. Ikaw ba yan, Savannah? Sinabi ko na sa'yo na wala nang mas tutuso kesa sa'kin. Yun lang ang kailangan mong tandaan para makaligtas sa panlulupig namin sa inyo. Hindi mo pa nagawa. Boltra, nagmamakaawa ako. Higit ka nga. Ngayon, kailangan mong pagbayaran ang bunga ng pagkatigas ng ulo mo. Isang pipitsugin tagapatag lang yan. Patay na yan! Boltra, magagawa mong pampatay na sarili mong anak? Ha? Dakila. Dakila. Gusto ko pumungin ng tawad sa inyo. Alam ko pong dahil na rin sa pagiging mapuso ko. Kaya tayo naligaw sa tamang landas. Handang-handa po akong tanggapin ang kahit anong parusang ipapataw ninyo. Hindi parusa ang punto dito, Aguilus. Ang punto dito ay hindi ka nakakapag-isip ng tuwid pagdating kay Arwina. Kaya mas ginusto ko sanang si Abiona na lamang sana ang sumama. Binubulag ka ng damdamin mo sa kahit anong katuwiran. Ang hindi nag-iisip ng tuwid, hindi nagagawa ang tungkulin ng tama. Mm-hmm.
Totoo ba to, Rasmus? Wala akong alam sa sinasabi niya, Bultra. Ikaw lang ang saksi sa pagdadalang tao ko, Rasmus. Sandali. Paano mo nalaman nagdalang tao ka? Sinabi sa akin ng balasik ang lahat. Eh di alam mo rin ang anak ka. Sa tagal na wala ni Balasik sa Alconia, wala ka nabanggit sa akin, Bultra. Huwag mong baligtarin ang sitwasyon, Rasmus. Hindi ako nagsinungaling. Ikaw! Bultra! Kailangan kong malaman ang katotohanan, Rasmus. At pag hinadlangan mo pa ako, hindi mo na ako makikita pang muli. Papatayin. Kailangan ko mag-isip. Kung gusto mo pa ako makita muli, hindi mo ako papasundan na kahit sino sa mga tauhan mo. Ay, tumunog? Siguro dahil labasa. O wala lang ang damdamin ko sa pagtugtog. Ay, Gilis. Gusto ko lang sana humingi ng paumanhin. Dahil sa pagkampi mo sa akin, hindi ka namamatay. Pati ikaw, napahama ka kayo na dahilan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw nagpahamak sa akin. Kundi ang nararamdaman ko para sa'yo. Siguro nga tama si Dakila. Hindi ako nararapat para magbantay sa'yo. Ano ba to? At chinelas lang ako ha. Baka matinik pa ako nito eh. Ikaw, Gabriel. Napapagod ka na ba? Gusto mo buhatin kita? Paloma, kaya kong bantayan ang bawat kilos ko. Kaya ko na sarili ko. Sino ba may sabi na kapag nagsama isang mulawin at isang tao, kailangan may pakpak ang anak nila? Ha? Paano mo laman ang impormasyon niya? Nagdududa ka, no? Paano ko nga naman malalaman niyo kung hindi ako ang anak ni Bultra? At kung papatayin mo ko, at malaman ni Bultra na ako nga ang anak niya, baka hindi na bumalik ang asawa. Hindi na babalik ang Reyna mo. Kawawa ka naman. Ibalik yan sa pigitan!
Sigurado kayo? Mukhang doon na nga tayo mapapadpad. Mawalang galang na po. Ano yun, Alwina? Pwede ko po ba kayong makausap? Gusto ko lang po sanang sabihin na patawarin niyo na po sana si Agilus. Ako naman po yung dapat sisihin kung bakit nawala tayo sa dapat nating puntahan eh. Hindi na yun ang pinagkakabalahan namin, Alwina. Ang pinag-uusapan namin ngayon ay pag-uisayang. Matutuntun natin kapag nagpatuloy tayo sa landas na ito. Bakit? Saan po ba tayo pupunta? Huwag mo munang pag-isipan yan. Baka maaari pa tayo makaiwas. Baka meron pa tayong ibang daan na may ikutan. Pero... Pasensya mo ng amo ko, ha? Marami na sigurong iniisip yun. Oo nga, pero... Sana maintindihan rin ni Gabriel na ganito lang talaga kami mga mulawin kapag umiibig. Handang gawin ang lahat kapag nagmamahal. Hindi ko naman gustong bawasan ang kasirinlan niya, pero ganito talaga kami. Gagawin ang lahat para lang sa kanya. Hindi ko nga maintindihan si Gabriel eh. Sa lahat ng pinagdaanan niyo, lahat na sinabi niyo bago ako bimahay para kunin yung berding dugo. Berding binhi? Oo, bago ako bimahay para kunin yung berding binhi. Kala ko nagkakaigyan na kayo nun eh. Hindi ko nga alam kung bakit siya biglang dumalayo. Totoo kaya anak kong kutong lupong tagapatag na yon? Bagaman siya ang una kong naging kaibigan ng katawang tao ko, bakit walang maramdaman ang puso ko para sa kanya? Hinahon lang, Vultra. Isa lang ang paraan upang makasiguro. Kailangan ng pureba. Taka! Ray! Ray! Huwag na huwag ka magkakamali, tumakasali! Pagkatapos ng araw na to, huwag na huwag ka magkakamali, tulak ako ulit! Anak, anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Hindi na, okay lang ako. Hindi na nila tayo sasaktan ulit. At bakit naman, Savannah? Ano naman ginawa mo ngayon? Sinila mo na ba yung kaluluwa mo sa kanila? Sabihin mo naman. Savannah, parang awa mo na ako. Ano man binabalak mo, huwag mo na ituloy. Baka mamaya lahat tayo mapahamak lang dito. Huwag mo kinakausap, makukulam ka. Ano ka ba, Savannah? Huwag mo nga siyang pagsalitaan ng ganyan. Bakit, Pamela? Sumanib ka na ba sa kanila? Sa mga taong tolanan, ha? Sumasama lang ako sa mga taong tama. Pamela, tama na. Tama na. Talaga? Mas mabubulo kayo dito. Lahat kayo mabubulo kayo dito dahil kami lang nung nanay ko makikinabang sa lahat ng pinaplano ko! Apeste kayo! Pumunta kayo sa Batis. Puniin ninyo yung mga sisidlan. Kailanganin natin ng maraming tubig. Dakdak, Agilus, maya-maya idantay ninyo ang inyong mga kamay sa mga puno. Mag-ipon kayo ng lakas. Walang puno sa pupuntahan natin na mapagkukunan nyo ng lakas. Ilan ba ako sa tayo pupunta? Hindi ko alam eh. Ayaw pang sabihin nila bagwis sa tahila. Bakit? Ang dali mo, nangangamba silang dalawa. Bakit kayo na nga sumarap sa akin? Pasensya na po, mahal na Rabenon! Pareho po kasing busy ang hari at reyna. Kaya hindi naman po siya bagat. Kaya po naisip-isipan na namin lumapit sa upper management. Inaaksaya ninyo ang panahon ko. Ano? Ikaw na kasi. Sabihin mo na. Mahal na Rabenon,
Gusto lang po sana naming itanong sa inyo kung nakita niyo po ba ang anak ko? Huwag niyo nang asahan mahahanap niyo pa ng buhay ang sutil na pipit na yon. Mahal na Ravenom, bakit niya naman sinasabi yon? You know, I'm a mother, you know? Sisermonan mo pa ako tungkol sa pagiging magulang. Ganun ba? Baka gusto mong unahan ang anak mo. Papatayin na kita ngayon para masalubong mo siya sa kabilang buhay. Hindi na, mahal na Ravenom, kahit maliit na po ako. Takila? Takila, nahihilo po ba kayo? Hindi. Nag-iipon ako ng lakas. Habang may puno pang mapagkukunan. Paalalahan mo si Agilus. Apa. Dahil kalahating tao ka, lumaki kang hindi nangangailangan ng lakas mula sa mga puno upang mabuhay. Naiinggit ako sa iyo, Alwina. Kakailanganin mo ang kakayahan niyan ngayon. Lalo na sa patutunguhan natin. Tawagin mo silang lahat. Kailangan magpulong tayo bago tayo lumarga. Isip mo to. Nay, nakasalalay dito ang buhay natin. Ito. Nay, kailangan iguhit nyo to. Iguhit nyo to. Saan? Sa balat ko. Ano? Nay, ito yung karayom. Kailangan nung initin nyo itong karayom. Tapos, iguhit nyo yung markang huyang dito sa likod ko. Gusto mong pasuin kita? Nay, kailangan mong gumaling agad eh. Nakasalalay dito ang buhay natin. Kailangan mong magmarka yung parang bulkan pero walang paanan. Nay, sige na. Ayaw kong saktan ka. Nakang maraming arte, Nay. Sige na, Nay. Sige na, Nay. Ito na kang bilis. Makita pa tayo eh. Nay. Ayoko, oh! Yung parang bulkan pero walang paa. Mas malalang ngaw-ngaw ang mangyayari sa atin. Huwag na kayo maarte, bilisan niyo. Alam kong napapansin ninyo ang pangangamba sa mga mukha namin ni Baguiz. Hindi namin nais magsinungaling sa inyo. Dahil nalihis ang tamang landas pabalik ng Avila. Kailangan natin tawirin ang isang lugar na kinatatakutan ng lahat ng mga taong ibon. Kaya kinatatakutan ito dahil wala itong punong mapagkukunan ng lakas. Pero marahil, dapat katakutan ng lugar na ito ng lahat na nabubuhay na nilalang. Dahil sa lugar na ito, walang nabubuhay. Naisin ko man sabihin sa inyo na may karapatan bumalik ang mga nais sa inyong bumalik. Wala na tayong gayong pagpipilian. Nang bumagsak ang tulay sa abismo, para na rin tayo nakulong. Sinubukan namin maghanap ni Baguiz ng mapag-iikutan. Pero
sadyang napakalawak ng pupuntahan natin lugar. Matutumbok at matutumbok din natin ito. Pero madali man mawala ang buhay, hindi madali mawala ang pag-asa. At may pag-asa kung malalampasan natin ang panibagong pagsubok na ito. Basta magkakasama tayo. Talaga si Takila, oh, palagi na lang nananako. Sigurado ko sa lakas natin to. Diyos ko, para na tayo namamasyal. Kung gayon, kumanda na kayo.